tour dito sa Naga City. Mag-iikot-ikot tayo ngayon sa Naga City gamit ang Honda Beat, ang pinakamaliit na displacement scooter ng Honda. Well, meron pa din naman Dio, 110cc din yun, pero ito ang pinakamabentang scooter na Japanese sa Pilipinas. Syempre, proud the proud Honda boy number one. So nag-ride tayo papuntang Bicol gamit ang big bike. At para naman tayong tanga kung sakaling big bike ang gagamitin natin sa pag-ikot-ikot sa Naga City. Traffic, parking, at syempre mataas yung motor. Hirap i-maniobra, hirap i-control. Unlike ito, huwag mag-traffic, tigil, baba, dalawa pa, at napakagaan. At ang lima, tipid sa gas. This bike can run up to 2. This is my hometown, Naga City. Was born and raised here. Tara, samahan niyo ako mag-ikot-ikot sa Naga. So this is the Naga City Public Market. Ito, food stalls, fruit stand. Sikat na sikat, bata pa ako, nandito na yan. And then yung market, yeah. Every Sunday, nung bata ako, namamalengke kami doon ni mama. At every pamamalengke, reward ko noon na mabibilan ako ng kakanin. Pagkatapos mag-market, ako yung taga-bitbit ng nanay ko noon sa palengke. Tinuturuan niya rin ako paano pumili ng fresh na gulay, isda, maayos na karne. Nasa after na may reward ang kukunin. And then ito naman yung local mall dito. Dati, this is one of the biggest cinema. The Bichara Mall or Bichara Cinema. Yun, Bichara Cinema. Sa bata ako, dyan kami nanonood ng movie. Wala pang SM nun eh. Doon kami nanonood ng movies dahil wala pa naman big malls dati noon. At ito yung Philippine National Bank building. It's a 6th floor. Yan. At yan lang yung dati pinakamataas na building dito sa Naga City. At nag-iisang lugar dati noon na may elevator. Yan dyan sa Jollibee na yan. Jollibee store na yan. Nag-duty ako dyan. First job. Mamaya ikot tayo dyan sa 15 Martires. Pero ikot muna tayo dito sa Rizal Park. Wow. Yan. Walang mo parking yan. Walang mo parking yan. So mahirap talaga mag-tocha dito. May iginan ako motor. So this is Plaza Rizal. Well, nung bata ako, namamasyal ako dyan lagi. Ayan, maraming tao. So ayan, si Rizal. Dito rin ginagawa yung some of political activities or any activities that involves Naga City. Dumadaan din dito yung parades. Yan, from there. That's Panganiban Avenue. Mamaya, dadaan din tayo dyan. Ito yung extension ng fruit stand. At pagkagabi,
nandito yung mga street food. Ayun. Yung bulastog. Locally tinatawag, or sa Manila they call it tukneneng. So it brings back a lot of great memories, childhood memories, pag umiikot-ikot dito. Siguro nakakaikot na ako dito mga, or nakakapasya lang ako. Nampaikot ng Naga siguro once a year, hindi nga eh. Because I rarely visit here. That's why I'm so happy na makabisita kila mama at nakapag-ikot-ikot dito. And dito naman yung 15 Martires. So mga pards, this is the 15 Martires ng Naga City. They are the 15 Martires. Well, basically parang katulad sa Cavite na meron silang 13 Martires. Dito mas marami ang Martires during Spanish occupation. So we have the 15 Martires. Ito yung mga pangalan ng mga bayani yon na nag-sacrifice. The 15 Martires of Naga City. So they made a statue or landmark para sa mga bayani ng Naga City. So yeah, 15 Martires. Ito naman yung Grand Plaza Hotel. Yan, one of the local hotels here in Naga that has been there since I was a kid. Ayan, Emily Arcade, dati sinihan din yan. Naalala ko huli, ang pinakaunang pinunood ko na movie dyan sa Emily Arcade or Emily Cinema, ang pinakaunang napanood ko na movie dyan I think was Mission Impossible pa yata and Jurassic Park, yung pinakaunang Jurassic Park. So this is the San Francisco Church. Yeah, San Francisco Church, isa sa malaking simbahan dito sa bayan or sentro na tinatawag sa Naga City. So ikot lang tayo. Again, that's the 15 Martires. And then we have here Biggs. So yung Jollibee, yun yung pinag-trabahoan ko dati. Ito naman, Biggs Diner, sa local diner. Yeah, local fast food chain. Sa Bicolandia. So marami silang branch sa Bicol. This is the San Francisco Food Court. Yan, it's a hallway. Actually, baka pwedeng tumigil dito para ma-tour ko kayo. So, nung high school ako, pupunta kami dito for lunch. Yan, daming ulam. Pipili ka dyan. Nung high school ako, kasama yung mga friends ko noon. So, lalabas kami na school, magla-lunch. May mga times na hindi na kami bumabalik sa school at nagka-cut class na kami. Minsan lang naman yun. Pero at least na-experience natin. Pero huwag yung tularan. Huwag yung gagawin yun. Magka-cut kami ng class para maglaro ng computer games. Family computer pa lang noon or PlayStation 1 na rin yata, way back 1996 to 1994. Ang laki ng cake. So during Penafrancia Festival, nagaganap dito yung isa sa major na pagsesta bago mag-fluvial procession. This is Ateneo Avenue.
First time ko makapunta na naman dito after. Hindi ko na maalala. 15 years I think. I graduated 2004. So almost 2 decades na akong graduate ng college. Kayo na bahala mag-compute sa edad ko. So that's my alma mater. And I still know that guy. That's one of the professors here. Doon ako nag-graduate ng college. Hindi ko alam kung pwede pumasok. It's okay. I don't have time to pumasok dito. But yeah, brings back good memories. May photo pa ako dyan na nag-masters ako. Dyan ako nakaupo sa gitna. Okay, security is very alarmed. Akala nila kung ano. Anyway, let's go! Talaga ng motor na to. If you're looking for a chill ride lang or a commuter bike, it is perfect. Pang araw-araw sa papuntang trabaho, pauwi, it is a perfect bike. Siyempre matipid. So we're back again in Penafrancia Avenue, crossing Colgante Bridge. So there's a story behind this Colgante Bridge. Yun, yung bridge na yun. Yeah, there's a story there. Yan. Na sa isang festival noong panahon, kahoy pa lang yan, during fluvial procession, eh gumuho yung bridge na yun. So may mga nasawi during that year. May kwento nga yung uncle ko eh, kasama daw sila doon sa group na yon. So nung bumagsak siya, yeah, nag-pile up yung mga tao at yung iba nalunod. So that's part of history. And we are now at Bora Hut. Yan, Bora Hut, papasok. I think sarado pa siya. Yeah, that Bora Hut is isa sa mga favorite kong tambayan. Way back in college at nung may trabaho pa ako or nagtatrabaho pa ako dito sa Naga. So go lang tayo straight ng Penafrancia Avenue. At syempre tinawag tong Penafrancia Avenue, it's because dito located ang Penafrancia Church. Ayan, na kung saan katira si Ina or si Nuestra Señora de Penafrancia. So this is the Penafrancia Shrine. Yan, so that's Padre Miguel Robles de Corubias. So tara, pasok tayo ng church. Ito yung Penafrancia Church. Medyo maliit lang siya, pero punong-puno ng history and faith. Yan, nung bata ako, pumupunta rin ako dito. Although, nagkukubyat kami noon para makapagsimba dito. So, ayan si Ina. I think hindi pa pwedeng humawak. So, I am a devotee as well. I had a lot of wishes na winish ko sa kanya. Thank you, Ina. Woo! Init! So this is Magsaysay Avenue.
this Avenue Plaza Hotel. Then there's Jollibee here. Yeah, very progressive na rin to. Before this is just a two-lane road. So pupunta naman tayo ngayon sa Basilica Minore, na kung saan matatapos ang fluvial procession dito. Yan. So fluvial procession, basically manggagaling siya sa Naga Cathedral, dadaling sa Naga River, magda-travel through boat at dito siya magda-dock. And then bubuhatin ulit ng mga voyadores na tinatawag papunta sa Basilica Minore, sa kung saan ito yung magiging last stop ni Ina having the last day of fiesta. So tara, pasok tayo. So dyan pala ginaganap yung mass. So puno-puno yan din ng tao during the fluvial mass. Subukan natin umakyat dun sa taas para humawak ka din. So, pwede ka umakyat dun sa likod ng altar para makahawak at makapagdasal kay Ina. Yep. So, to prevent spread of COVID-19, bawal munang humawak kay Ina. Usually, pwede kang pumasok dyan, magdasal at humawak kay Ina. But now, Nuestra Señora de Penafrancia. Viva la Virgen. Viva. So dito ang himlayan ng minamahal ng Naga City na si Mayor Jesse M. Robredo. And now mga pards, we are back sa Magsaysay Avenue. Magsaysay Avenue, crossing Panganiban Avenue, main streets of Naga City. And so let's have a quick turn dito sa rotonda. Pilgrim City of Naga. And we are now at Panganiban Avenue. Dito naman sa Panganiban Avenue, dito nag-iipon-ipon lahat ng sumasali sa civic parade at military parade. SM City Naga! At katabi naman ng mall is yung Naga City Bus Terminal. This one. So, naalala ko pa, nung bata ako, high school from Manila, mag-isa ako nagko-commute nun. Siguro mga second year high school. I was
13 years old. Imagine, 13 years old ako noon. Solo na ako nagko-commute from Metro Manila papuntang Naga, vice versa. So we are back now in Panganiban Drive at pabalik tayo ng sentro ng Naga City. So basically, umikot tayo ng city proper ng Naga. Mga parts, kung mapapansin nyo, there's a new establishment dito along Panganiban Drive, corner Blumenstreet. At sa new building na yan, kung mapapansin nyo, meron pa rin naiiwan na old structure na parang arko. Hindi ako sure about na kwento, pero yan ang isa sa pinaka-old structure dito sa Naga. Halos kasabay nung mga church na I think pinipreserve mismo ng owner kung sino man to. Kasi before, vacant lot lang to, and now, they are preserving this one. So kung makikita nyo, it's really old. It feels weird, pero paginawa ko yung mga structure na ganito, parang mararamdaman mo rin talagang history. So I don't know if I'm just a fan, pero kahit naman ako, makakabili ako ng property ganito at may lumang structure, at least I'll maintain a piece of it para maiwan yung kwento. Kasi syempre, diba, stories are kept forever. So hindi na ako masyadong familiar about the history kung paano ito ginawa, pero alam ko nung bata ako ay old structure talaga to, or part ng old structure ito dito sa Naga City. So tara, tapusin natin yung tour de Naga. This is the Panganiban Bridge. Ayan, sa kung saan dumadaan ang fluvial procession. Ayan, may nagbo-boat doon. In fairness, malinis na rin naman siya. Well, it's muddy, pero it's clean, walang mga basura. And now we are back here sa 15 Martires. Mga pards, this is our last point para sa ating tour de Naga. Kung nasaan man kayo ngayon, huwag na huwag nyo kakalimutan kung saan kayo nang galing. That ends our video, mga pards. Sana nagustuhan yung video natin today. Lagi nating tatandaan, hindi man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off! Pwede boss!